tayo sa ating devotion, and then diretso na tayo sa congregational prayer. Kung meron pong audio problem dyan sa Gmeet, chat nyo lang po. And yung devotion po natin today, ay ang title niya ay Not Despising the Day of Small Beginnings. Not Despising the Day of Small Beginnings. Yung text natin ay makikita sa Zechariah chapter 4. Pero bago yon, bago natin basahin yung text, gusto ko lang daanan itong principle na tinatawag na sunk cost fallacy. S-U-N-K, yung lumubog. Sunk cost fallacy. Apparently, this fallacy is a phenomena or pangyayari na nagdi-describe sa isang sa tao na yung tendency niya or tendency natin na mag-commit or mag-stick sa isang strategy or course of action dahil nakapag-invest na tayo ng marami. Nakapaglaan na tayo ng maraming oras, ng maraming resources, finance natin, yung effort. Kaya ito tuloy-tuloy na lang. In spite of having no benefits, ang example niyan is yung panonood mo ng isang movie na pangit. Naka 1 hour na ako ng movie na ito, tatapusin ko na lang. Sunk cost fallacy yung tawag doon. Another is, nakabili ka na ng ticket, tapos non-refundable, kahit ayaw mo pumunta, pupunta pa rin ako. Sayang yung perang nagastos ko, hindi mare-refund. Sunk cost fallacy yung tawag doon. Now, I want to tackle yung opposite, yung kabaliktaran naman noon. Yung opposite ng sunk cost fallacy, we feel less committed. Awawala yung commitment natin or nagiging indifferent tayo sa isang bagay pag nakita natin na nasa infant stage pa lang, maliit pa lang, wala pang masyadong progress, wala pang visible changes na nakikita. Hindi pa nag-o-occur yung mga pagbabago. Example niyan, sa gym. ngayon, January, maraming nasa gym. Kasi part yun ng kanilang New Year's resolution. But as the months go by, pabawas ng pabawas yung mga tao sa gym. Mga reason is, wala naman nakikitang changes agad. Wala pa agad na muscle na nabubuo or hindi agad natutunaw yung gustong tunawin na fats. Another is, yung diet plan. Wala naman changes agad . Parang ayaw ko na ituloy. Nawawala yung commitment kasi wala pang nakikitang changes. Or sa ating Bible reading plan, yung yearly na reading plan natin. Pagdating ng numbers, wala, stop na agad. Kasi parang, numbers na yun . Now, itong mga examples na binigay ko, sa movie, yung mga gym membership natin, yung diet plans natin, yung Bible reading plan natin, iba-iba yung results. Nagbabari yung results kapag inabandon mo yun. Pag inabandon mo yung gym membership mo, hindi mo makukuha yung fitness goal mo. Pag inabandon mo yung Bible reading plan mo, may certain consequence din yun. Now, what about abandoning our hope sa ginagawang pagkilos ng Panginoon? What about abandoning yung promise ni God? God promised to fulfill something and then pinanghinaan tayo ng loob, we abandon that. That's the exact situation ng mga Israelites dito sa Zechariah chapter 4. After nilang bumalik mula sa Babylonian captivity, they started to lay the foundation ng new temple. Kasi nasira yung temple, sinira ng Babylon Empire. And then pagbalik nila from Babylon, 70 years after ng captivity nila, nalay down na nila yung foundation and then the work stopped. Foundation pa lang yung nabibuild, pero huminto na sila agad. Now, they despised the day of small beginnings. And basahin natin yung text para mas maintindihan natin yung nangyari during that time. Zechariah chapter 4, verse 6, ito po ang salita ng Diyos. Then he said to me, Zechariah speaking, si God yung nagsasalita kay Zechariah, "This is the word of the Lord to Zerubbabel, not by might nor by power, but by my spirit, says the Lord of hosts." Verse 7. "Who are you, O great mountain? Before Zerubbabel, you shall become a plain, and he shall bring forward to the top stone amid shouts of grace, grace to it." Verse 8. "Then the word of the Lord came to me, saying, 'The hands of Zerubbabel have laid the foundation of this house. His hands shall also complete it. Then you will know that the Lord of hosts has sent me to you. For whoever has despised the day of small beginnings, or small things, shall rejoice,
and shall see the plumb line in the hand of Zerubbabel. Pagparain po ang Panginoon sa pagbasa ng kanyang salita. Binasa po natin yung Zechariah chapter 4 verses 6 to 10. Zechariah 4, 6 to 10. Now, si Zechariah, contemporary siya ni Haggai, ni Prophet Haggai. And sila yung mga prophets post-exile. So, nakabalik na sila from captivity sa Babylon. And again, after nung pagbalik ng first batch ng mga exile, ang unang priority nila is to rebuild the temple kasi doon sila gagawin yung mga panambahan nila. Doon nila i-perform yung kanilang religious duties. And so they began to rebuild the temple in Ezra chapter 3. Mababasa natin yan. And yung nanguna sa kanila, yung si Zerubbabel. Ano to? Nasa linya ng mga hari, si Zerubbabel. And yung isa pa is si Joshua. Hindi ito yung Joshua na pinalala natin. Ha? Yung Joshua, the high priest. So si Zerubbabel and si Joshua na high priest. Now, dahil sa mga opposition mula sa mga tao na nandun, ina-oppose sila, tinitrick sila, itong mga Israelites, they lost interest. Nawala na yung interest nila. They abandon yung pagkumpleto dito sa temple. Sa Ezra chapter 4 yun, mababasa natin. And after 16 years nang walang progress yung templo nila, again, foundation lang na lay down. After 16 years, walang progress sa rebuilding ng temple, si God, kinomission niya si Zechariah and si Haggai na rin para i-steer up yung buong Israel na simulan ulit yung pag-rebuild o yung pagbuo ng temple. And itong chapter 4 na binasa natin is one of the series of dreams. So maraming dreams na nakita si Zechariah and isa ito doon. Panglimang dream ito ni Zechariah. Yung nakita niya doon, sa pagbinasa natin yung buong chapter 4, may nakita siyang lampstand. Kung familiar kayo sa Jewish lampstand, yung may pag-anon, hindi ko ma-describe eh. Pero mayroon itong pitong yung sisindihan. Yan. And explain ng angel sa kanya na yung lampstand na nakita niya, it represents the presence of God, pati yung dalawang olive trees na nakita niya, it represents the two anointed ones, si Zerubbabel and Joshua, na magiging leader, yung manguna sa kanila to rebuild the temple. And yung yung lampstand na yun ay merong provision ng oil. Meaning continuously na magbo-burn itong lampstand na to, hindi ito matatapos, hindi ito mamamatay. Now, tinanong ni Zechariah, yung angel, anong meaning ng imagery na yun. And then, basahin natin yung verse 6. Sinabi, sa Filipino ko po babasahin, verse 6, Zechariah 4:6, sinabi sa akin ng anghel ang pinapasabi ni Yahweh para kay Zerubbabel. Pinapasabi ni Yahweh na makapangyarihan na sa lahat, ang tagumpay ay hindi makakamit sa pamamagitan ng lakas ng hukbo o sariling kapangyarihan, kundi sa pamamagitan lamang ng aking espiritu. Now, ito yung promise ni God. Ma-accomplish nyo yan, yung rebuilding ng temple, not by your own strength, not by your own might, but by my spirit. God promised them, nangako ang Panginoon sa kanila, that the rebuilding of the temple will be finished, matatapos yung pagbuo ng templo. Magpipersevere sila sa gawaing ito because the Holy Spirit will sustain them. Katulad ng lampstand na hindi mawawala yung apoy because the Holy Spirit will sustain them. Yun yung sinisimbolize ng lampstand. With continual supply ng oil. And again, magagawa nila yun not because of their own strength, but because of the power of the Holy Spirit of God. Kung ano man yung mga hindrances, sinabi doon, O great mountain, you will become a plain. Kung ano man yung mga opposition na naranasan nila, inassure sila ni God na that mountain, sinisimbolize yung opposition, will become a plain. Mapapatag yun, mawawala yung mga opposition na kukontra sa kanila. And sa verse 10, nabasa natin that people are worried because there's a little progress. Sabi doon, yung ginamit na term, they despise the day of small beginnings. But eventually, sinabi ng prophecy ng Panginoon, they will rejoice pag nakita nila na yung last piece ng bato na ikakabit doon sa temple, sisigaw sila, grace, grace to it, biyaya lang ng Panginoon, bakit nabuo natin yung templo na yan. Now, I want to focus on that and draw natin yung
application doon, because it's easy or madali lang na matakot kapag may nakita natin yung immensity or yung kalakihan ng task, immensity of the task. It's easy to feel frightened or kabahan. Katulad nito mga Jewish people, they are to rebuild the temple. Merong external hindrances, may mga taong nag-oppose. And internally, may mga problems din sila kasi apparently yung ginawa nila, nag-focus sila sa sarili nilang mga bahay. Kaya in-rebuke sila ni Haggai, ang ganda ng bahay nyo, pero yung tahanan ng Panginoon, hindi nyo ginagawa, sabi ni Haggai sa kanila. And this can be true to our situation today. No? Bilang tayo ay newly covenanted church, may mga duties tayo na ipufulfill. And it's frightening. Pag nakita natin, ganito yung mga duties na dapat natin gawin. There are tasks to be done. Marami tayong mga task insight na gagawin. It may feel daunting or intimidating. And frightening, and just like ng mga Israelites, maaring may mag-oppose din externally, and may mga problems din internally na mag-arise. And ito yung reminder and encouragement sa atin dito sa devotional natin today, that God is building His temple. Ang Diyos ang bumubuo ng kanyang templo. This temple, yung temple na binubuo niya, is the church. And the it has Christ as the chief cornerstone. Pangalan natin yon. Yung templo na binubuo niya, si Kristo yung chief cornerstone nito. Yung foundation nito ay yung mga apostles and prophets. So, let us be reminded today that Christ is building His church. Ito yung sinabi niya, upon this rock, I will build my church. And just like yung message ni God sa mga Israelites sa pamamagitan ni Prophet Zechariah, this will be accomplished not by our own might, hindi sa sarili nating lakas, not by our own power. And habang minomold niya or sinishape niya yung temple na ninanais niya, blameless and spotless. And pag nakita natin sa end, sa dulo, eschaton, sa dulo, yung the last piece ng bato na kinabit sa templo, wala tayong ibang sasabihin kundi grace. Grace to it. So, ano yung message sa atin today, let us not despise the day of small beginnings. Maliit tayo ngayon. Pero it would not be beneficial kung dinidespise natin. Wala namang bagong-bago yan. Pwedeng madaling iwan. Pwedeng mawala agad yung commitment dyan. Kasi bago pa lang naman. Wala pang na-establish na ano. So, madaling iwan. But let us strive or magpagal tayo sa pagiging tapat, sa pag-fulfill ng ating duties bilang isang simbahan, because we know that our perseverance comes from the Holy Spirit. Tulad ng lampstand na nakita ni Zechariah na hindi mauupos, yung Holy Spirit ay nagbibigay sa atin ng continual supply ng oil. Siya yung nagsustain sa atin. And tulad ng minention natin sa last sentence ng ating covenanting statement, let me quote again, Zechariah chapter 4 verse 6, not by might nor by power, but by my Spirit, says the Lord of hosts. Let us pray. Our Heavenly Father, we thank you for today. We thank you for your word that we heard. We trust in you, Lord, na ang inyong banal na Espiritu ang magsusustain sa amin. We will persevere because your Holy Spirit will sustain us. We know that you are building your church. We pray, Lord, na gamitin niyo po kami kasangkapan sa pag-accomplish nito. Panalangin namin, patuloy kayo magbigay ng kalakasan sa amin as we fulfill our duties bilang isang covenanted church. Salamat, Panginoon, for today, sa devotion for today. In Jesus' name we pray. Amen and amen. And